So, kamusta muli mga kadengalista? Maraming salamat at muli kayong napasyal, napabisita dito sa aking YouTube channel. Ginawan ko ng video ito kasi meron ako dati nito, kaya lang hindi ko alam kung saan ko naiiwan, saan ko nailagay, saan ko ginamit eh. Kaya, umorder ulit ako sa Lazada pang YouTube, pang Facebook, at syempre, para dun sa mga live streaming na ginagawa ko. Kakulitan. So tara, samahan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo itong bagong binili ko sa Lazada. Huwag natin patagalin. Buksan na natin. At binuksan ko na itong bago nating sound card. So, ito yung single live sound card na ginagamit sa mga video recording, sa mga live streaming, sa Facebook, sa YouTube, at sa mga naglalaro ng Mobile Legend, PUB, Call of Duty. Ito na yun. So, tara. Ang mga kasama na itong live sound card V8 ay syempre meron itong mga cord. Ayan. 2.5 jack tsaka micro USB jack. Ayan, ganyan siya kahaba. Mga ito, kalahating dipa. Hindi kalahati yan. Tapos meron ding USB
Tsaka ito, micro USB. Ganun din, ganun din kahaba, parehas lang. At ito pa, bali dalawa. Dalawa yung kasama niya na jack, yung pang earphone jack 2.5. Tsaka yung dulo ay micro USB. Ayan na, same lang. So dalawa, dalawang pang audio, pang earphone jack, dalawa. Ang dulo ay yan, micro USB pang mga Android. Tapos yung isa, ito USB, USB naman na malaki at maliit. Siyempre, ito na. Excited ba kayo? Ako hindi. Ito, may kasamang manual. So, yung kaibahan na itong manual na ito dun sa ibang nakita ko sa Facebook tsaka dun sa mga YouTube, yung ibang gumawa ng content na ito, magkakaiba yung manual. So, ito. Yan, ito yung manual niya. And then, yung sound card. So, ito yung sound card. Live sound card B8. Yan, kung makikita nyo mga dengalista, meron siyang volume control dito para to sa volume control ng mic. Tapos meron dito sa echo at merong treble, bass, record, music, monitor. So meron ding mga iba't ibang pinipindot dito, patulad ng electro, pitch bend, elimination, shockwave. Uy! MC! Dodge. So, ayan na mga dengalista. Ito yung mga gagamitin natin para mapagana natin itong live sound card V8. So, meron tayong condenser mic. Condenser mic cable. So, itong condenser mic cable, hiwalay ito. Hindi ito kasama dito sa live sound card V8. Tapos, itong 2.5 jack na pinakita ko kanina na merong, ang dulo niya is micro USB. Tsaka, isa pang 2.5 jack na ang dulo ay micro USB. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano gagamitin. So, tara, simulan na natin. Una, itong condenser mic. Kung meron man kayong budget, mas maganda gumamit kayo nitong condenser mic. Kasi itong condenser mic, napaka-sensitive ng audio. Yung mga audio pupasok sa kanya, kahit mahina lang, naririnig kagad o pong nare-record kagad netong condenser mic. Ito. Ito yung condenser mic. Itong katabi is dynamic mic. Itong dynamic mic, ginagamit ito dun sa mga video, okay? Yung mga 3.5 jack, yung mga malalaking jack pang video, okay? Condenser mic yung gagamitin natin kasi yun lang ang meron tayo. So, yan. So, ikakabit mo dito sa condenser mic yung cable. Ito na. Ito na yung condenser mic natin. Sunod naman, para dun sa live streaming or kung gusto mo mag-record ng video or ng sound recording, kung gusto mo gumawa ng album, mag-album ka, i-connect mo dito yung itong isang micro USB, i-connect mo sa live 1 or live 2. So, lalagay natin sa live 1. Sa live 1. Tapos, yung dulo na 2.5 jack, ikakabit mo dito sa yan. Dito. Sa cellphone o sa tablet na gamit mo. So, yan. Ikabit na natin. So, itong isa mamaya, may isa pa tayong isa. May isa pang extra cable. Yan. Itong extra cable na to, ikakabit natin to dito sa accompany instrument. Yan. Accompany instrument. Ito. Accompany instrument. Diyan mo siya ilalagay. Yan. Yung accompany instrument, kung meron kayong extra laptop, PC, or cellphone, pwede nyo magamit to. Pwede kayong kumuha rin ng music doon, pang music background nyo doon sa mga video na gagawin ninyo. Plus, itong sound card, ito na yung gagamitin nyo pang sound effect.